Iwan na natin yung mga luma nating mga dating gawain na mapapahamak lang yan. Total ngayon, ano pa naman eh. New Year pa naman eh. Bago matapos ang January dapat, baguhin na natin. Iwan na natin ang mga luma nating ginagawa. Kasi luma na nga yan eh. Anuin natin yung bago. Ang paglapit kay Lord ay napaka-simple lang naman eh. Kung ituturin mo siyang kaibigan, lumapit ka ng mapakumbaba ka. Kasi ang pagpapakumbaba ay hindi lalong-lalo na sa Panginoon. Yan ang gusto niya, mapakumbaba tayo. Ibaba natin ang ating sarili at maging sa kapwa natin, ibaba natin ang ating sarili. Huwag na tayong mayabang. Kasi karamihan sa atin, wala tayo sa Panginoon, mayabang talaga eh. Nagmamalaki, nagmamapuri, at walang pakialam sa kapwa. Pero hindi yung kabaliktaran ang gusto ng Diyos eh. Mahalin yung kapwa eh. So, hindi mo man magbigyan ng mga... Kung hindi mo man mabibigyan ang ating kapwa ng mga bagay na material, kahit man lang payo, kahit man lang pag sabihin mo na mahal ka ng Diyos, so gawin natin. Kasi yan ang utos eh. Sabi na, ipangaral niyo sa buong mundo ang aking salita. Goye de por, sabi na, teaching them of all nations, baptizing them and then in the name of the Father and the Son of the Holy Ghost. I'm teaching them to observe whatsoever I have commanded in you. At ako sabi na, sasa inyo, nasa likod nyo ako, sasa inyo ako sa inyo. Sasa inyo ako, habang kayo ay nangangaral, ako'y sasa inyo, hanggang sa dulo ng sanlibutan ito. Yan ang pangako na, pangako niya sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Yung nagpapahayag ng totoong salita ng Diyos. Hindi binabago, kundi anong nakasulat, yan ang isasabihin mo. Yung iba kasi binabaliktad eh. Sinabi ng Diyos, mangumpisal ka sa, sinabi ni Jesus Christ, mangumpisal ka sa Diyos, sabihin mo lahat ang kasalanan mo. Ang sabi naman ng tao, ng mga leader ng tao, mangumpisal ka sa kapwa mo. So, baliktad, mali. Kaya minsan, kasi pumalpak kasi ang layunin ng unang natin nakagisnan ng mga turo. Hindi tinuro ang eksakto. Kaya pumalpak talagang ano eh. Kasi gusto nilang i-recover. Gusto nilang angkinin ang Pilipinas, ang buong mundo. Yun yung ang layunin nila eh. Angkinin ang buong mundo. Kaya kahit mali-mali, balibaliktad ang turong nila, okay lang. Kasi ang ano naman nila, ang kanila namang layunin ay sakupin tayo. Hindi naman talaga, wala naman silang pagmamahal. Linalatigo ko pa nga eh. Pinalulod ko pa nga. May espadang dala-dala sila eh. So walang pagmamahal doon. Ang turo ni Jesus Christ, mahalin ang kapwa. Hindi latiguhin. Hindi paluhurin na may espadang dala. So yun yung pagkakaiba. Ang totoong turo ay mahalin ang kapwa at ibigin ang Diyos ng buong puso at ibigin ang mahalin ng kapwa kagaya ng pagmamahal ng ating sarili. Mahirap ba? So, napapag-aralan lahat ng bagay. Kasi sabi nga,
kung talagang mag-aaral ka ng salita ng Diyos, bibigyan ka naman ng Diyos ng spirit, na totoong spirit, yung nakakapag, yung comforter, ang ano ng Holy Spirit ay mag-comfort, comforter, at malalaman mo ang tama at mali, at magkakaroon ka ng takot sa Diyos. Ang pangunahin ng bunga ng Holy Spirit eh, love, joy, peace, humility. Apat. Kung dadagdagan mo, humbleness, faithfulness, and self-control. So, pag-aaralan ang pag-aaralan mo yan, kasi yun naman talaga ang batas ng Diyos, unti-unti mo makukuha yan. Unti-unti mo yan ma-realize na tama talaga ang Biblia, at tama talaga ang may langit, may impyerno, may buhay na walang hanggan, may buhay na walang hanggan sa kaparusahan. So yun yung ano eh, habang nag-aaral ka at habang nakikinig ka ng words of God, nakukuha mo yan, kapatid. At madali lang naman eh. At saan ka mamimili? Yung maparusahan tayo o mapunta sa kalangit, kanyang kaharian, habang buhay tayo doon na kapiling ang Diyos? O habang buhay ka kapiling ni Satanas sa kanyang mga kampon? Kasi kayo na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan eh. For the wages of sin is death, but the gift of God eternal life. Ibinayaran ang kasalanan natin ni Jesus Christ. Ito yung napakalaking kwan eh, controversial eh. Kung hindi mo mapapansinin yan, talagang parusa ang abutin natin. Yung, bakit niya kasi binayaran ang kasalanan ko? Eh kung ikaw magbabayan, habang buhay ka sa lalangoy-langoy sa impyerno, yun ang ibig sabihin nito. Salamat ka, binayaran. At ang gagawin lang natin, manampalataya, sumunod sa kanyang kalooban. Ito yung basic na kaligtasan na ino-offer sa atin, itong gift na napakagaling, napakaganda. Okay, diba? Excuse me. So yun, mga kapatid ko, hindi natin pakakahabain ang mensaheng ito sapagkat limitado rin ang ating oras. God bless you all. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo. Sambang ano natin. Pagpalain kayo ng Diyos na buhay. At nawa. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na ating channel, sa ating pagla-live. So maraming salamat. God bless you.